Lord, maraming salamat sa umagang ito. Pinapanalangin namin sa Bible study na gaganapin namin sa umagang ito. Gabayan mo po akong magtuturo. We pray, Lord, sa humbleness, sa clarity ng word, sa faithfulness sa word. And we pray, Panginoon, sa mga may kinig, magkaroon ng maayos, Lord, na maintindihan namin yung iyong salita. Pinapanalangin namin sa mga gaganapin namin ngayong umagang ito, sa araw na ito, maging kapuri-puri, Panginoon, sa pangalan mo at siyang pangalan mo lamang, Lord, yung maitaas sa pulpitong ito. At tinataas namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng meron kami at lahat ng ginagawa namin ngayong Lord's Day, Panginoon. In Jesus' name we pray, amen. And po, and send po ni Kuya RJ yung PDF natin sa rule number 3. Pwede niyo po i-download na rule 3. And last week po na topic ni Kuya JD about basahin ko lang yung title last week. Believer must maintain continual prayer for the prospering of the church under God's protection. So ngayon, nasa rule 3 na tayo, which is, basahin natin yung rule 3. Believer must strive and fight with determination in every legitimate way by their actions and sufferings for the purity of ordinance, for the honor, liberty, and privileges of the congregation, and in order to help others in the face of all opponents and adversaries. So, basahin ko po siya sa Tagalog. Sabi, ang mga mananampalataya ay dapat magsikap at lumaban ng may determinasyon sa bawat lehitimong paraan sa pamamagitan ng kanilang mga aksyon at pagdurusa para sa kadilisayan ng mga ordinansa, para sa karangalan, kalayaan at mga pribilehiyo ng kongregasyon at upang makatulong sa iba sa harap ng lahat ng mga kalaban at bago tayo pumunta sa mga explanation, basahin po muna natin yung mga supporting verses about dito sa rule 3. Basahin muna natin bago natin i-explain sa isa. Sabi dito na, appealing to you contend for the faith that once for all delivered to the saints. Sabi dito sa Hebrew 12:3-4, consider him who endured from sinners such hostility against himself, so that you may not grow weary or faint-hearted. In your struggle against sin, you have not resisted to the point of shedding your blood. First John 3:16, by this we know love, that he laid down his life for us, and we ought to lay down our life for the brothers. Galatians 5:1-13, of our freedom has set us free. Stand firm, therefore, and do not submit again to yoke of slavery, for you were called freedom, brothers. First Corinthians 7:23, you were bought with a price, so do not become slaves of men. Song of Solomon 6:4, you are beautiful, my love, awesome as an army with banners. And First Peter chapter 3:15, sabi, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you. Yet, do it with gentleness and respect. So, dako na po tayo sa explanation 1, so saka natin explain yung supporting verses. Sabi sa explanation 3, the previous rule had to do with our dealings with God on our behalf of the church. Itong rule involves our dealings with men. So, last week, pray about you sa pagpipray sa church. Ngayon naman, itong rule na to, rule number 3, is kung paano tayo maikipag-deal sa mga men or sa mga tao. Fulfilling this rule correctly requires many things, such as, so, start na tayo sa number 1. Isa sa mga
points ng number rule number 3 kung paano tayo mag-strive o lumaban na may determinasyon sa pananampalataya. Una, diligently study in the Word with fervent prayer. Now, isa sa mga dapat natin tandaan kapag bilang isang Kristiyano na yung Word of God ay sufficient or sapat, no, para sa ayun nga, sabi sa 2 Timothy 3:16 na yung scripture is breathed out by God, profitable for teaching and for proof, for correction and for training in righteousness. So dapat magkaroon tayo ng diligently sa word, ibig sabihin kasipagan sa pag-aaral ng salita ng Diyos at may taimtim na panalangin. So isa sa mga importanteng matandaan natin na ang pinaka-foundation natin is yung Word of God. And hindi lang siya Word of God, kundi sufficient and inerrant, no? Hindi nagkakamali. So, ayan. The following sentence na sabi, ayan, diligent, pagkatapos ng diligent na pag-study ng Word of God, dapat magli-lead sa atin to para malaman natin yung will of God and how we are to worship and how we are to live. So, dapat yung magli-lead, ang magli-lead sa diligent kasipagan na pag-aaral natin ay mag-turn to sa proper way of worship and proper way of living bilang isang Kristiyano. Biblical way of living. At sa paraan ng pag-aaral ng salita ng Diyos, doon natin malalaman kung ano yung will niya at kung ano yung gusto niya. At higit sa lahat, no, na dapat natin dapat ina-apply natin ng lahat ng aral na natutunan natin sa mga salita niya sa pamamagitan ng pagsamba sa pangalan niya. Ayan. Then magmamanifest na yung diligence studying the word and fervent prayer sa proper way of worship. So anong purpose nun sa rule na to? Sa Jude 1, 3 to 4, dito nabanggit kung bakit sinabi sa first part na bakit kailangan natin mag-aral ng word, bakit kailangan natin intim na panalangin, bakit kailangan may proper way of worship tayo at proper way of living. Sabi sa Jude 1, verse 3 to 4, Beloved, although I was very eager to write to you about our common salvation, and I found it necessary to write appealing to you to contend for the faith that was once for all delivered to the saints. For certain people have crept in unnoticed, who long ago were designated for this condemnation, the ungodly people who perverted the grace of our God in sensuality and deny our Master and Lord Jesus Christ. So, dahil nga sa mga ungodly people na ginagawang masama yung grasya ng Diyos at dinideny yung pagiging Diyos ni Kristo, yun yung importance kung bakit kailangan natin may kasipagan sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Dahil maraming nagtuturo o nagbabaluktot ng salita ng Diyos. Ay, ang nakakalungkot pa nga na ito, hindi lamang sa mga hindi mananampalataya, kundi pati sa loob ng church, may mga nagtitwist, may mga nagdi-distort ng Word of God. And, yun nga, hindi lang dapat tayo in-urge mag-aral at manampalataya, kundi sinabi rin dito na, yun nga, the first thing, dapat humble tayo sa pag share ng gospel and to stop the mouths of the stubborn opponents. Isa sa mga purpose din kung bakit napaka-importante na tayo mag-aral ng salita ng Diyos, no, ng mga doktrina, para patahimikin natin yung mga matitigas na ulo ng mga unbeliever, ng mga sa mga false believer, mga false teachers na napilit nga ipinapasok yung mga sarili nilang sariling interest. And yun, isa sa mga purpose din ng mga nabasa ko sa mga quotes, isa sa mga purpose ng debate na hindi para convert yung opponents mo sa Christianity, kundi patahimikin sila dahil nga nagkakaroon sila ng wrong allegations. And mamaya madadaanan natin yun.
And ayun nga, dahil nga kailangan natin mag-aral ng salita ng Diyos at manalangin, so itong mga opponents, no, they can bring threats to the church, especially those who are infant in faith. So mostly ng mga nag-i-struggle kapag nagkakaroon ng attack sa church or ng karamihan na nag-i-struggle or naaapektuhan ng mga false teacher, karamihan naman na pa-persuade nila yung mga infant pa sa pananampalataya. Sabihin, ito yung mga spoon feeding pa pagdating sa spiritual nourishment. Na kumbaga, wala pa silang sariling way na pag-aaral, nakaasa pa rin sila sa tinuturo ng pastor, tinuturo ng mga elders. So, kaya napakahalaga ng elders at pastors, especially yung mga means of grace natin, para makapag-consult tayo sa mga hindi natin naiintindihan. Kaya meron tayong ganito, Bible study, na after we tackle the lessons, nagkakaroon tayo ng question and answers para sa mga pending questions natin. So, that's the beauty of the church, na we carry others' burden para malesen yung struggling nila sa pagharap sa opponents or yung mga false teachers, false believers, higit sa lahat sa pagseek nila ng truth. Sa 1 Peter 3:15, sabi, but in your hearts, honor Christ the Lord as holy, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for reasons for the hope that is in you, yet do it with gentleness and respect. Ayan. In urge ni Peter, yung sinulatan niya na napaka-importante maging handa palagi pagdating sa salita ng Diyos. Pag-defense ng faith. Kaya si, ayun nga, anytime, pwedeng may mag-shake ng faith natin or maging isa sa mga senaryo kay Jesus Christ, yung mga Pharisees at Sadducees, mga teachers of the law, sinusubukan nilang i-trap question si Christ para magkasala si Christ. And also, para magkaroon sila ng reason para arestuin siya. Pero dahil nga alam ni Christ, yung mga puso ng mga tao, hindi nila natatrap. But we're not Christ, kaya dapat maging handa tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At yun nga, sabi ko nga sa una na mostly na na-persuade yung mga infant pa sa pananampalataya. At sad, no? Yung worst na pwede mangyari ay ma-persuade pa yung mga infant, yung faith. Kaya napaka-importante na mag-aral tayo, sipagin natin yung pag-aaral ng salita ng Diyos. At higit sa lahat, no, nabanggit dito sa last part ng 1 Peter 3:15, napaka-importante sa pagkakaroon ng defense, sa pag-defense ng faith natin, sabi, with gentleness and respect. So, ito yung mostly na nakakalimutan natin kapag dinidefend natin yung faith natin sa mga, especially last month is Pride Month. Napaka-widespread yung celebration na ito. Kahit siguro sa mga tagong lugar, alam nila kung ano yung LGBT. But isa sa mga dapat nating tandaan or dapat nating i-note sa kapag de-defend natin is lagi natin samahan ng gentleness and respect. Dahil still, kahit sila'y nagpa-practice ng wickedness, kahit sila'y nagpa-practice ng kasalanan, still, they're created by God in the image of God. Wala tayo sa posisyon na i-disrespect natin sila dahil hindi sila nananampalataya. Kaya meron akong authority to disrespect din. So, mali yun. Kaya in-urge ni Peter na sa pagde-defense niya ng faith, no, dapat samahan niya ng gentleness and respect. No? Hindi magiging effective or may sense. Although hindi naman mawawala yung sense mo na pag-share ng truth kahit arrogant ka. Pero mag-i-struggle sila paniwalaan kung truth yung sinasabi mo. So, yun yung mga
disadvantages o yun yung consequences na pagkakaroon ng absence of gentleness and respect. And the last part ng part 1, sabi, a man will not contend unless he knows what he is fighting for. Sa Tagalog, hindi yung isang tao hindi siya makikipaglaban or makikipagtalo unless alam niya yung pinaglalaban niya. Kaya makita natin bilang isa sa mga na-realize ko dito na kapag Kristiyano ka at nagpo-profess ka sang Christian and yet hinahayaan mo lang yung mga hindi mananampalataya na i-compromise yung pananampalatayang meron ka or magkaloon ng i-blaspheme yung pangalan ni Kristo at wala kang ginagawang action to defend that faith, that faith mo sa Christianity. So may mali, may questionable yon. Kaya sabi dito na hindi makikipaglaban yung isang tao kung hanggat hindi niya alam yung pinaglalaban niya. Kaya napakaganda na inilatag niya muna na aralin natin salita ng Diyos na may kasipagan. Dahil kapag alam na natin yung pinaglalaban natin, no, i-defend natin yung faith na meron tayo sa Diyos. At kung nag-aaral tayo ng seryoso at naiintindihan natin ang totoong bigat at kaseryoso ang Diyos, no, gagawin natin lahat para sabihin ang katotohanan nito. Pero kung ang isang believer ay hindi alam yung kanyang pinaglalaban, asahan natin na hindi niya ipaglalaban ang katotohanan na nagbumula sa Diyos. Kaya po sa second part, number 2, the understanding that all the criticisms of and the injuries made to the church are in fact criticisms of and injuries made to Christ and also to ourselves. Christ wounded through the sides of his servants and his ways. And if we are his, though the blow might not fall directly upon us, yet we feel the pain of it. All such reproaches and rebukes fall on us. Dahil nga, yun nga, si Christ yung head ng church, tayong body. Kapag nasasaktan yung church, nagpe-persecute, nagkakaroon ng division sa mga members. So si Christ yung unang nasasaktan doon. So sabi niya sa John 15:18, ito naman patungkol sa world. Sabi, if the world hates you, you know that it has hated before me. It hated you. So, pag pinipersecute yung church, si Christ yung unang nasasaktan doon dahil nga, church niya yon, yun yung bride niya. Kaya, ayun nga, dapat magkaroon tayo ng isa rin sa mga kapag naman ang brothers natin yung napipersecute, na magkaroon tayo ng sympathy sa bawat isa. Kaya, last, may mga series tayo sa midweek na about loving one another, serving one another. So, ito na papasok din yun na kapag yung isa naman is nag-i-struggle or na-attacking ng mga opponents or ng mga unbelievers dahil sa faith niya. So, andito tayo mga brothers to help them to fight for their faith. And ayan, kaya dapat magkaroon tayo ng sense of love if anyone of us is being persecuted because of proclaiming the truth of the gospel. At dapat din natin tandaan na iba yung persecution because you proclaim the gospel and iba yung persecution dahil gumawa ka ng kasalanan. So we must qualify that. And isa nga sa mga napag-usapan namin kagabi sa men's mentoring na hindi lahat ng sufferings and persecution ika-count natin lagi na bigyan ng Diyos. Unless yung sufferings and persecution maglilid sa atin kay Christ, it is given by God. Pero kung maglilid naman sa atin para magkasala, ayun, we should look na consequences ng sin yun and we should repent. And dahil nga si Christ, nasasaktan siya kapag nape-persecute yung church. So sa atin din dapat, dapat nararamdaman din natin yung sakit at poot sa puso kapag dinidistort yung pangalan ni Kristo dahil sa mga ungodly people. Kaya nakakalungkot yung mga ibang mananampalataya na ginagawa pang katatawanan yung mga pangalan ni Kristo, ginagawang cursing words yung pangalan ng Diyos,
At dapat hindi tayo matuwa doon. Dapat seryosohin natin na ito yung pangalan ng Diyos. No? Dapat may ano tayo, in the highest degree ng respect dahil yung pangalan ng Diyos. And also, we should have courage to stand up, to stop, yun nga sabi sa first part na, to stop the mouths of the wicked people from blaspheming the name of Christ. So, in 1 John 3:16, sabi, by this, we know love that He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brothers. So, dito na pumapasok yung serving one another, loving one another, na kapag yung isa sa atin ay napapersecute, isa sa atin is pinipersuade ng mga worldview ng mundo. So, andun tayo para tulungan sila na malabanan o protektahan yung pananampalataya na meron sila. So, dahil nga niligtas na tayo ng ating Diyos na si Jesu Cristo, marapat lamang na maprotektahan din natin ang ating kapatiran mula sa taong sumisira sa pangalan ng Diyos. So, dapat sabi rin ni Christ na mas matakot tayo sa nagko-condemn ng soul kaysa sa pumapatay ng tao. So, dapat hindi tayo matakot sa mga threats nila na, yun nga, na meron sila. At higit sa lahat, na hindi dapat tayo huminto sa pagpapatigil sa kanila hanggang patuloy nilang binababoy, sinisira yung pangalan ng simbahan, katayuan ng simbahan, o yung mga kapatiran. Dapat lalo dapat tayo mas mag-urge na mag-defense ng faith na meron tayo, defense yung Word of God. And number 3, and a just vindication of the church against all false criticisms and allegations. Who could bear hearing his earthly parents being falsely accused? The same way we should oppose all the false criticisms made against the church, our heavenly mother who bears us in Christ. So pag sinabi natin just vindication, no? Pantay na paghahatol ng church sa lahat ng maling kritisismo at allegasyon. So as a church, we should justly vindicate this false criticism. Kasi kung gagamitin din natin yung method nila, wala tayong pinagkaiba sa kanila. Kaya ito na yung, dito na pumapasok yung ano yung beauty ng debate arguments sa canons of darts na hindi tayo magbabatuhan ng mga arguments, hindi. Kundi uupuan natin yung salita ng Diyos, pag-uusapan natin formally. Kaya kung mapapansin natin, kung maaring matanong na natin before so yung nagsisimula pa tayo sa reform, na bakit kailangan magkaroon ng debate yung mga Christians? Dapat love lang. So sa mga dati natin church, no, parang allergic tayo pag nakakita tayo nagde-debate about certain topic. Pero ito yung essence nun na hindi sila nagde-debate para lang masabing sila yung tama, kundi dahil nagkakaroon sila ng false criticisms and allegations regarding sa church, sa Word of God, especially to Christ. Kaya nga, ang ganda ng analogy dito na yung mga parents natin kapag nagkakaroon ng falsely accusation, alam natin, sobrang galit tayo. And dapat, higit pa doon yung poot at inis natin kapag yung pangalan naman ng Diyos, yung binibigyan ng false criticisms. And example ng mga false criticisms dito, yung church ay puro pera lang, napatakbo na siya lang ng pera. The Bible is full of fiction story. Yan. Denying the existence of God, believing in God is irrationality. Sinasabi na kapag naniniwala ka sa Diyos, dahil hindi ka naniniwala sa mga evidence, yan yung mga most common criticisms. And the worst is, dinay-deny nila na si Jesus Christ hindi nag-exist sa mundo. I mean, dito sa earth. So, marami pang iba. So, we should knowledgeably cut their confidence of bearing false criticism to the church. So, yun nga, sabi ko sa una, na bukod sa maging maalam tayo, mag-lead yung kaalaman natin sa proper way of worship, proper way of living, dapat ginagamit din natin yon para patahimikin yung mga nagpa-practice
ng mga kasinungalingan sa church. Ayan, kaya marapat lang na aralin natin ang salita ng Diyos upang bigyan ng katamaan ng kanilang mga maling sinasabi no, regarding sa church. So sabi sa Jude 1:4, for certain people have crept unnoticed, so ito yung kanina, were designated, nga, dahil nga, they're perverted. So napakabigat nun, hindi lang siya dinistort. Ang direct translation ng perverted masama. So, ginawang masama yung grace of God. Imagine that. Grace of God, ginawang masama. And we know that the grace of God, ito yung pinaka comfort sa isang Kristiyano. And dinideny na si Christ is Lord. Ayan, kaya, pero kung hindi na naman tayo naapektan sa mga false criticisms and allegations dahil natatakot naman tayo sa persecution or sufferings na pwedeng maging consequences nun, or magkaroon ng offensive response yung tao dahil nag-oppose ka sa false criticisms na meron sila, baka sabi sa verse 1, baka hindi talaga natin alam yung pinaglalaban natin bilang isang Kristiyano. At baka hindi rin natin alam yung totoong bigat ng ebanghelyo. Kaya natatakot tayong i-defense yung faith na meron tayo. So sabi sa Galatians 5:1 and 13, for freedom, Christ has set us free. Stand firm, therefore, and do not submit again to yoke of slavery. For you were called to freedom, brothers. Yan nga, dahil pinalain na tayo ni Kristo sa mga kasinungalingan ng mundo, sapat na yon para tayo naman yung tumayo para labanan yung mga kasinungalingan ng mga unbelievers, mga hindi mananampalataya. And kung hindi natin lalabanan, sino yung lalaban para sa pananampalataya natin? Kung hahayaan lang natin sila, i-compromise yung church. And sa last part ng 3, so, pero kung yung isang believer naman, so under siya ng church, local church, ang nagpa-practice nito, yung false criticisms and allegation. So meron tayong church discipline na perfectly mag-handle sa kanila. So alam naman natin yung church discipline na if they don't want na magpa-correct, so first, yung maghahanap ng witness, and lastly, kung ayaw talaga nilang magpa-correct, magpa-rebuke sa false allegations nila, so we have power to excommunicate them. And last part, number 4. A common reputation with all gospel oppositions of any person or thing which strives against the word and whatever name for power over the church seeking to curtail any of its freedom and privileges which Christ has won for it. To those who would bring us captive, we should not submit for a moment. Pag sinabi ng reputation, yung mga common na dinideny nila, common na itinatanggi nila. So una dito yung gospel. Isa sa mga signs na malalaman natin opponents, kapag dinideny nila yung gospel, so kahit sino yan, mapaboss or mapa-schoolmates, teachers, anyone na nag-oppose ng gospel. Pangalawa, yung nag-a-against sa word of God, so yung inerrancy of word, yung word of God ay yung Bible is inspired by the word of God kapag dinideny nila yon. Pangatlo, ito yung mga gustong magkaroon ng power over the church. Sila yung supreme sa isang church. At gusto nilang bawasan yung freedom and privileges na napagtagumpayan ni Christ. Kaya, ito yung common na dinideny ng mga ungodly people na gustong i-distort yung word of God. Dahil nga may idea ng tao na self-gratification na gusto lang nila. Dahil nga self, by default, no, self-centered ang isang tao, na mas gusto nilang i-nourish yung mga kasalanan na meron sila
kasi ayaw nilang mag-submit sa gospel kasi masyadong offensive yung gospel. And we know that the gospel is double-edged sword. Ayaw nila ng word of God dahil nga mas gusto nila yung magdidictate ng decision nila sa buhay, yung sarili nila. They want to be the lords of their life. Kaya isa sa mga common na nairinig ko sa ibang religion na ayoko sa Bible kasi ayoko magpa-under ng isang worldview. Ayoko magpa-under ng isang ideology. Kasi, yun nga, dahil may idea sila na yung Bible is fiction, may idea sila na yung Bible isn't sufficient para sa buhay. And they want to have a power to the church to exploit them, yung mga tao, yung mga believers, for self-advantages. Ito yung mga false teacher no, na yung meron tayong seminar, which is The Truth is Divisive, na explain doon na yung mga false teacher, meron doon clip, pinamimigay yung towel, ay panyo, papalit ng pera, tithes and offering. So, yun yung example na gusto nila magkaroon ng power over the church. At para, yun nga, mag-gratify yung sarili nilang mga gusto, which is the main motives doon, mostly yung pera. Ayan, yung mga charlatans, ito yung mga nagpa-profess na may gifts, pa-profess na kaya nilang gawin yung mga ginagawa ng apostles. And then, same din sa mga false teachers na gusto nilang magkaroon ng supremacy over the church. Gusto nilang maging under ng church. So gusto nila sila yung nasusunod. So sabi sa 1 Peter 5:8, be sober-minded, be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. So ito, paano dinescribe yung mga adversary, mga opponents, na para silang isang leon, nag-aantay lang ng yung makakain. So kung sila, handa sila mong biktima, same way, dapat mas maging handa tayo bilang isang Kristiyano to equip by the word of God. And sabi sa may part ng for power over the church seeking to curtail of any its freedom, privileges which Christ has won for it. Sabi sa 1 Corinthians 7:23, you were both bought with a price. Do not become bond servants of men. Sa ibang translation, sinabi, do not become slaves of men. Hindi yung slaves of men dito yung context natin, hindi siya yung karaniwang slave of men na nagtatrabaho, kundi sila yung nagiging Diyos sa mga tao, sila yung nagiging lords. Kaya sabi ni Christ, sabi dito na binili na tayo ni Kristo. So marapat lamang na maging slave tayo ni Christ, maging slave tayo ng Panginoong Hesukristo. Kaya sabi sa last part, ng number 4, so to those who would bring us captive, imagine na yung mga false teacher, opponents, adversaries, gusto tayong limitahan, pero si Christ, give us freedom. So may kita natin yung distinction and yung sign na itong tao or itong certain person is opponents. Kaya sa mga nais tayong hulihin sa mga masasama nilang bibig o ninanais, no, huwag tayong magsasubmit dahil alam natin, apart from God, apart from the Word of God, distraction yung magiging dala nun. Yan nga, kung sila naman ay pilit binabago yung salita ng Diyos at pilit dinidiin yung sariling interes kapalit ng pananampalataya sa Diyos, yan nga, marapat lamang na layuan natin sila. And last, basahin natin sa Ephesians 6. Punta pa tayo sa Ephesians 6. And sa verse 11. Verse 10. Finally, be strong in the Lord and His mighty power.
put on the armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. 13, therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything to stand, stand firm with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. And 18, and pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert always and keep on praying for the Lord's people. Nakita natin na defending our faith, hindi lang sa pagkakaroon ng head knowledge, hindi lang pagkakaroon ng wisdom, kundi it requires faith, salvation, prayer, righteousness. Kaya bilang isang Kristiyano, no, mag-urge tayo to defend our faith mapa-workplace, school, or sa kahit anong settings, we should defend our faith. And yun lang po, para po sa ating questions for consideration and discussions. So, mayroon po sa PDF, andun po sa last part, yung questions. O, pwede po tayo mag-share ng insights. And basahin ko po muna, number one, sabi, what are the present-day examples of the opponents and adversaries, both of believers individually and of the church generally? Number two, what dangers must we guard against when fighting the fight of faith? Number three, what light does the teaching of, yung A, 2 Corinthians 10:4-6, and B, Romans 12:18, shed on this duty, spiritual warfare? And po, kung may mga insights and questions po kayo, pwede nyo po i-raise up. Sige, ano, bro, Minko. Hello. Ask ko lang po na may limit po ba yung pag-defend natin? Like, halimbawa, yung isang tao, paulit-ulit na natin share sa kanya yung truth, pero still, yun, matigas yung ulo niya, hindi pa rin nagbabago yung ano niya. May time ba na dapat tumigil tayo sa pag-defend or tuloy-tuloy lang dapat? Tuloy-tuloy tumigil dapat tayo sa patuloy pa rin tayong may pag-argue dun sa person na yun, or tumigil na lang tayo at ipag-pray siya. Okay. Isa sa mga dapat natin tandaan as a Christians, hindi dapat natin ina-atake yung mga unbelievers. Kaya ang sabi sa scripture, makita natin, no, sa last part yung the armor of God, na it is more on defensive mode. Kaya nausing apologetics, defend the truth. Ngayon, titigil ba tayo sa pag-share, tama ba, ng truth sa kanila? Or matigas pa rin yung ulo, ay pa rin. Dapat natin tandaan, same with God sa atin, na hindi tayo na-convert overnight, 1 week. It requires time. May progress yung sanctification para maintindihan nila yung truth. Kaya, as we share the truth sa mga tao, sabi nga sa first, Peter, ayan, sabi sa 1 Peter 3:15, yet, may condition doon, yet, do it with gentleness and respect. So, pag-share ng truth, pag-share ng gospel, so, walang limit doon. So, pag-pray, wala din limit doon, as long as believe. Pero,
And then, dapat natin tandaan na if you're sharing the truth, no, magkaroon tayo ng patience to teach them. No, hindi porket hindi nila naiintindihan with the month, eh titigil na tayo. So, yun, yung regenerating process, hindi rin siya naka-base kung paano tayo mag-persuade ng tao. Hindi rin nakabase sa knowledge na meron tayo. So, tandaan din natin na if you're sharing the truth, hindi natin responsibility na ma-convert yung tao. Ang responsibility natin is to share the gospel. And, ayun, may insights? Follow-up question, bro? Nito. Yung ano, how about yung naisip ko sa na-discuss sa amin ni kayo bito yun, yung verse sa anong tanong nga sir? Siya yung tanong yun. Hindi, ano kasi, di ba, yung tanong niya is yung limit natin sa pakikipag-argue, no? Sa pakikip-defend ng truth. So, meron sa Matthew, yung 7, na do not give. Wait lang, basahin ko. Ready ko yung sasabihin ko dito. Do not give dogs what is holy, and do not throw your pearls before pigs, lest they trample them underfoot and turn to attack you. Yun. Siguro, insight, pwede po sa mga ano natin brothers and elders, pwede tayo mag-share ng insight. Pero, ayun nga, engage muna ako sa question. Sabi dito, isa sa mga important essence or duty ng debate or ng argument, hindi mo, I mean, the main, hindi naman the main, but the other purpose of debate is to shut, to stop the mouths of the opponents. So, hindi ibig sabihin na ikipag-argument kasi may mga formal debate which is the most beneficial ng arguments, ng debates, is hindi yung opponents mo, kundi yung naikinig ng mga arguments mo. But in this, I think, ayun din. Ayun nga, na isa sa mga purpose to defend our faith is yung nga, na pag-content tayo sa faith, pananampalataya natin kay Christ, hindi ma-distort. And siguro, nga, calling for a friend tayo. Hindi ko masyadong familiar sa context na ito, sa March 7. So, calling for a brother. bro, ano ba yung... Ay, dyan si... Pass! Call a friend. Small person. Ano? Ano yung danger? Hello. Hello. Ayan. Ano ulit yung question? Yung Matthew 7, ano no? Hanggang kailan tayo ano na? Pero yung una, kasi parang follow-up siya, no? Yung una, di ko. Ang una ay hanggang kailan tayo titigil makipag-argue? Yun, sami sabi ni Evan, huwag ka makikipag-argue. Do not argue, but share the gospel. Kasi kapag, hindi natin minsan naiiwasan yung arguments, kasi ano eh, human nature, and minsan talaga may mga argumentative persons, pero habang sinasanctify tayo ng Panginoon, we learn how to plead, yung makiusap ka, mag-plead ka, kaya nga yung preaching, pleading to the soul of the person, kinoconvince mo siya.
So, kung argument na yung nangyayari, kumbaga sa mag-asawa, pag nag-argue kami ni Sister Amor, walang pakinabang sa amin, walang magpapatalo sa amin eh. Pero pag nagpaliwanagan kami ng maayos o pinakinggan namin isa't isa, may nararating. So, as much as possible, we want to iwasan yung arguments, yung pakikipag-argue itself. Pero pag dumating sa ganun, we have to be composed. Tapos, malalaman natin pag mag-stop tayo kung hindi na nakikinig yung tao. Hindi na siya nakikinig. So, in one sitting. So, stop na. Pwedeng agree to disagree. Sunod na question dun ay, pwede ba natin sila ulit kausapin, paliwanagan, share ng gospel? Hanggang may pagkakataon, kung if important, nakikinig ba siya, willing ba siyang makinig sa sasabihin mo, walang masama doon. No? Makipag-usap. Pero kapag nag-end up lang lagi sa pag-aaway o ano, it's wise to, ano, to parang naimiwas na. Kasi hindi naman tayo magko-convince talaga sa kanya, kundi yung salita ng Diyos, yung banal na Espiritu. Sunod doon, sa sinabi ni Bitoy, yung Matthew 7, sa kanya rin ba? Kinote, sorry. Para si Bitoy yun, hindi ba ikaw yun? Ginamit ka ng Lord para sa kanya. Okay. Sige, ayun, yung Matthew 7 kasi, kung makita natin, yung first part, yung 1 to, ano, pati nga, tungkol sa judgment yan eh. Yan, yung judging others. Tapos, pagpunta sa verse 6, do not give dogs what is holy and do not throw your pearls before pigs, lest they trample them underfoot and turn to attack you. Ano yung konteksto nung ano na yun? Ang tawag dyan? Yung sinasabing yung what is holy. Ang pinag-uusapan dito yung judgment, no? So, yung pagbibigay kasi ng rebuke or judgment, kasi in this context, nag-judge ka para maitama yung kapatid mo. No? That's very precious. That is very holy na sinasabi mo sa kanya yung ano yung pagkakamali niya so that he will turn to God or maiayos na yung kanyang buhay. So in this context, sinasabi, tignan mo muna yung sarili mo kung ano yung pagkakamali mo para hindi maging hypocritical yung judgment. Because it is holy, it is something na nagmumula sa Diyos eh. Kasi sa kanya ang judgment eh. Sa kanya talaga yun eh. Pero kapag sabi dito, ang best example dito na huwag mo siyang itapon sa mga baboy, parang perlas, o sa mga aso, na baka sila'y bumaling sa'yo at atakihin ka. Ang pinaka-best example dito, yung ginawa ni Christ sa mga Pharisees, Sadducees, scribes, na umaatake sa kanya. He is being attacked and ginajudge siya lagi. Yun yun eh. And yung Matthew 7, makita natin, sa bandang gitnang part or hanggang sa dulo, pinakikita doon yung difference ng pharisaical na paraan ng pagkakaligtas, the broad way and the narrow path na kay si Kristo yon. So, habang inaatake siya ng mga Pharisees, ginajudge siya, nagbigay siya ng panahon. Nagbigay siya ng mga iba't ibang klaseng preaching, parables, mga teaching, to tell them kung ano yung pagkakasala nila, ano yung kalagayan nila, to open up their eyes. Pero dumating sa point na tumigil na si Christ. The last one was yung nagbigay na siya ng woe. Yung lahat ng woe na yun, mga judgment para sa mga Pharisees and Sadducees and scribes, that's the time when he stopped. Hindi niya na binigay yung pearls sa pigs. So may preaching si John MacArthur dyan, conversation or condemnation. Si Christ ba ay nakapag-converse sa itong mga apostate or yung mga talagang hate ang gospel, hate siya. He did, but it was very short. Sinabi niya kung anong pagkakasala nila, pinamukha ni Kristo kung ano yung pangangailangan nila sa kaligtasan at yung pagtalikod nila sa Panginoon na walang ibang magliligtas sa kanila. But at the same time, sa dulo, sinabi sa kanin, binigay na ni Christ yung woe to you, scribes, yung mga yan, dahil yun yung judgment ng Panginoon. Hindi na siya nagsayang. Kasi in fact,
yun ang nangyari. Bumaling sila kay Christ at inatake siya. Pinapatay siya. So, yun yung best example. Na wag mong, you have to know when to stop. For example, if the person is, example ni, sa preaching ni John Bach regarding that, ang example niya nun ay, do we need to have a conversation with people of the occult? Halimbawa, yung mga false teachers. Kailangan ba natin silang, kailangan pa natin makipag-fraternize sa kanila? Na, oy, for example, yung ginagawa ni, kung kilala niya si Sintong Brown na, si Michael Brown, ba yun? Yung charismatic, ano, apologist? Michael, yung ka-ano ni, kaibigan ni, ano, ni James White. Si James Brown. Dr. Brown, yan. Ang binabato sa kanya na most reformed pastor is, bakit ka nakikifraternize sa mga false teachers, sa mga charlatan, na as if tropa kayo? You don't need to have a conversation with them. You just need to tell them kung ano yung gospel, ano yung mali nila. You don't need to treat them as brothers. Kasi darating ang panahon, babaling sila. Or kasama ka nila. So, sa time ni Christ, hindi siya remember yung merong dinner? Ang kasama niya, yung mga makasalanan, yung mga thieves, si Zacchaeus, yung mga yon. Tapos dumating yung mga Pharisees. Hindi sila, hindi sila yung pinunta doon ni Christ. No? And they are being condemned sa kanilang mga kasalanan. So, ayun, kailangan ma-identify natin kung ano yung nakikinig sa hindi nakikinig. Kapag hindi na nakikinig at ano na yon, hindi naman natin sinasabing lost cause. Pero it would be more detrimental to them if we befriend them, makipagkaibigan tayo sa kanila, associate tayo sa kanila na feeling nila okay lang sila. Na wala silang judgment na hinihintay o walang kaparusahan sa kanilang darating. So yun yung difference. I mean yun yung dapat dating mapansin doon. Pasensya na, mahaba yung sagot kasi yung konteksto nung ano. Ayun. May question sa Jimit, galing po kay Ate Grace. Ayan. Sabi niya, actually nasagot naman yung iba dito, pero tatlo yung question niya. Ayan. Sabi niya, una, kailan dapat i-depend ang faith? Una. Pangalawa, paano i-draw ang line from cage stage sa tamang pag-defend sa faith? Pangatlo, what are some of the most practical example of defending our faith? Yung una, kailan dapat i-defend ang faith? Okay. Sa may... Wait, hanapin ko yung verse. Ayan, sa may Jude 1:4. Sabi sa Jude 1:4, for certain people have crept in unnoticed how long ago. So, fast forward, sabi, the ungodly people who perverted the gospel, the grace of our God, sensuality and deny our... So, isa sa mga... Sabi kasi kailan eh. So, kailan tayo mag-defend ng faith natin? If yung pananampalataya na meron tayo is kinocompromise, pinaperverted yung gospel of Christ, dinedeny, ina-attack, pinipersecute yung church. Kaya sabi dito na yung pinaka-first... Yung first condition na sinabi is diligent study the word. Kasi may mga false criticism and allegations. So, hindi ka magde-defend kung walang nag-a-attack. So, basically, pag tinanong when, if they're making a lot of false criticism, allegations sa church, kapag binababo yung pangalan ng Diyos, kapag pinimperverted o ginagawang masama yung grace na binigay ng Diyos. And lastly, yung pinaka mabigat
yung dinideny yung deity of Christ. At yun, and doon, we should have courage to defend our faith sa panahon. Okay. So, ayun, meron pa siyang follow-up question. Sabi niya, in line with question number one, halimbawa, sa work setting, paano natin i-defend ang faith if may superior sa atin na na-witness natin na inaatake ang faith natin pero hindi direct sa atin, kundi in general? Paano ang approach dito? Okay. In Ate Grace, nabanggit po siya sa number 2. Sabi, kahit generally inaatak ng church, dapat andun pa rin yung sense natin na nasasaktan tayo kasi generally inaatak ng church, universally, hindi man directly upon us, pero dapat nasasaktan pa rin tayo or nakakaroon tayo ng may care pa rin tayo. So in ate, kung paano, sabi dito sa lesson na the best way to defend our faith, yun nga, sabi sa full armor of God, yun sabi rin na diligently study the word, fervent prayer, kaya isa sa mga sinabi ko kanina, hindi lang head knowledge yung pinaka-substance sa pagde-defense ng faith natin. Napaka-importante ng panalangin, proper way of worship, proper way of living. Kasi kung puro lang tayo head knowledge or information, kung hindi naman nakikita sa atin yung wangis ni Kristo, so walang room for them to convince na katotohanan yung sinasabi natin kung hindi naman natin na-apply, which is yung itinuturo natin sa kanila. So, yun po yung, I think, the best way to defend is yun yung diligently study the word of God, fervent prayer, proper way of living, and proper way of worship to God. Paano ulit? Yan. Sabi niya, right there and then ba? Dapat tayong mag-react? Dapat kausapin sila? Ayun po, nabanggit din to ni Pastor Joseph before na hindi sa lahat ng oras kailangan natin mag-respond sa mga allegations kung kaya naman siya palampasin. And I think sa akin po, kung ako tatanungin, kung nagkakaroon sila ng false accusation regarding sa church at may mga nag-i-stumble na mananampalataya, at mayroong mga na-persuade na ibang tao sa worldview na meron siya, I think that's the time na dapat defend natin or kausapin natin yung taong nagpe-pervert ng gospel or kay God. Kasi possibly naman, meron naman nagko-compromise ang church, pero siya lang rin naman nakikinig. Ay, siya lang rin naman yung sarili niya lang yung naririnig niya. Siya lang rin yung... So, I think yung isa sa mga... time kung pati yung ibang tao nako-compromise dahil sa false allegations niya, kung pati yung ibang mananampalataya nag-i-stumble dahil sa pag-atake niya sa simbahan or sa Diyos. Ayan po, Ate Grace. Ayan. Okay na daw. Ito yung gusto niyang i-point out sa question number 1. So, punta tayo sa question number 2. And pang exam. Test activity 2. Paano i-draw ang line from each stage sa tamang pagde-defend sa faith? Ayun po, Ate Grace, babalik din po sa scripture na yung kung i-compare po kasi natin sa kung paano mag-defense ng faith yung ibang religion sa Christianity, ang pinaka foundation nila to defend their faith is their own knowledge din. But it's sa atin, ang pinaka foundation natin to defend our faith is Christ. So, ano naman difference ng pag-defense ng faith sa isang faith stage? I mean, sa personal experience ko, more on More on, kung paano kung magkaroon ng assertion is persuasion, hindi dahil kay Christ. So, ang pinaka, ang pinaka distinction nun, na yung isang mature Christian sa each stage, na yung pagde-defend niya ng faith is unto Christ, maglilid to Christ-likeness.
at hindi lang siya still ma-apply yung mga nasabi sa scripture kanina na with gentleness, respect, and defending the truth or yung mature Christians compared sa tawag dito sa cage stage. Kasi mostly sa cage stage, ano sila eh. Hindi sila nakikinig. I mean, hindi na nila naririnig yung mismong sinasabi nila. Most of them. And kapag mature yung Christian, nagde-defend ng faith, it's always unto Christ. It glorifies God. And, ayun, ninabanggit sa full armor of God na it requires righteousness to defend the faith. So, yun. Okay na po ba tayo sa number 2, Ate Grace? Di ano lang, part kasi ng defending ng, ang tanong is paano? Diba? Ayan. Yung cage stage, huwag muna tayo doon. Doon muna tayo, identify muna natin. Kasi minsan, may mga attacks na akala natin faith yung binabanatan sa atin. Pero hindi. Actually, hindi. Personal. No? So, we have to identify that. For example, yung Kristiyano sinabi, mga buong agen kayo. Papatulan pa ba natin yun? Kaya yung tumatawa-tawa tapos bilang iiyak. Yung mga charismatic kasi ganun dati yung sinasabi. So, makikita natin sa life ni Christ, pag yung mga personal attacks sa kanya, even the physical attack, yung mga blows, yung mga pananakit sa kanya, ang sabi doon, gaputok man, wala siyang sinabi. Kailan siya umalma? Kapag binabanatan, yung ama, yung kanyang, yung katotohanan. No? Kapag yung truth is at stake, yun yung ano natin, i-defend natin. Kasi sometimes, hindi natin minsan ma-identify yon, kaya nagiging lumalala yung cage stage. Minsan bakit, kapag nagka-cancel na ng tao, ay, mga ano kasi, Armenians kasi yung mga yan. Mga ganito yan. So, nagkakaroon tayo ng ganon pag hindi natin na-identify. And believe me, ako dumaan ako dyan. No? At yung mga Christian na hindi aware sa ganon, hindi nila na-identify ano yung attack sa faith at ano yung personal attack na sa isang mananampalataya. Pagka yung character natin, yung ina-attack minsan na paghahalo natin eh. And na ano yon na tawag doon, na blur yung ating judgment, especially pag binanatan tayo na ganyan pala yung mga reform, yung mga ganon, yung sa karakter na bumabanat. So it takes maturity, it takes grace na hindi natin patulan yung ganon. Pero believe me, minsan sarap pumatol. Nakakapikon kasi minsan, no? Pero ayun nga, ang difference nun, yung cage stage na pag nag-defend ng cage stage, lahat pinapatulan niya. One thing I've learned sa kay Pastor John Hofilenia, yung pastor ni Amor, there are hills and mountains of battle that you need not die for. May mga part ng gera na hindi mo kailangan kamatayan. You're not willing to die for this battle kasi ano siya eh, parang sa gera, kumbaga, may mga diversion lang eh, para lang malus focus ka. For example, kung lahat sa social media, ng yung mga lahat ng, ang tawag dyan, mga false teachers sa social media, eh, papatulan natin. Lahat yun, i-argue natin, awayin natin. Hindi natin napapansin, kinain na yung buong buhay natin, buong oras natin, kasi lahat pinatulan. Kahit yung napaka-obvious naman na hindi na, bawa si Kibuloy, kung nag-aksaya ka ng sobrang buong buhay mo para lang para lang palabasin na mali siya, parang nasayang na, no? So yung cage stagers, ganun sila. Or ganun tayo. Parang nakalaya na tayo sa pagiging cage stage natin. Yun ang dapat ingatan natin at huwag tayong umabot sa point na lahat na lang papatulan natin. So, yung pag-argue ng cage stage, yung pag-defend ng yung mature na sa faith ay nalalaman niya ano yung dapat patulan at hindi patulan. Doon nagsisimula lahat 'yon. Kasi hindi nga lahat ng battle ay
nilalabanan. Yun. So, isang ano yun. Ayun, okay na daw po si Ate Grace. Ayun. Sa pangatlong question, what are some of the most practical example of defending our faith? Kaya Art, hindi, siguro, ano na lang sa akin, learning ko na rin. Pag sinabi kasing practical, so, pwede mo yung subjective siya eh. Pero, siguro, I mean, the most practical talaga is to study the Word of God. Pero yun nga, may mga na-raise up yung mga forefathers natin, is yung mga apologetics, is most more systematical kung paano natin sila sasagutin. I mean, kakaroon ng response. And I think kung magkakaroon tayo ng general principle pagdating sa defense is always back to the scripture. Kasi kung hindi tayo babalik sa scripture to defend us, our faith, no, for sure, no, maliligaw lang tayo. Kaya, I think, na yun yung, siguro personal take ko na lang yun na, ano na lang, bonus na lang yung maging maalam ka, I mean, still, the grace of God yung maging maalam tayo pagdating sa mga apologetics, sa mga debates, pero, I think, the most efficient way to, yeah, to defend is always back to the scripture and what is the scripture says. Okay. May follow-up siya. Ayun. Yung mga pwedeng gawin kahit nasaan kang lugar at pagkakataon, yung informal setting. Example po Ate Grace, tulad po ng pwede po makahingin ng example. Kasi different attacks requires different din ng response. For example, informal, ano ba? Siguro, Iglesia ni Cristo na dinideny na yung deity of Christ. For example, then meron tayong informal setting. And then, same way pa rin eh. Sola scriptura na the scripture. Eto, may babasahin na kong quote. Sabi dito ni Charles Spurgeon, the word of God is like a lion. You don't have to defend a lion. All you have to do is let the lion loose and the lion will defend itself. So, yun. Kapag may informal settings, well, nas workplace, school, let the gospel preach. I mean, let the gospel na yung mag-explain to them. And I think, pasok pa rin naman sa category informal yung share the gospel. So, makakwalify lang natin pag sinabing formal, yun na yung mga malalaking platforms, eh, mga formal debates. Pero I think, ayun, let the gospel, share the truth of the scripture, and let the scripture testifies yung kamalian ng, for example, ng attack, ng, if magkaroon man ng disagreements in a formal, informal settings. Yeah. May pala. yung ibig sabihin niya is yung sa daily living. Daily living, ano yung mga most practical ways yun, on defending the faith? Hindi, ayun, isa sa mga context ng defend our faith dito, kasi merong specifically, nasa number 2 siya, actually, na questions, na yung mga adversary and opponents. So, sinasabing may, kaya kayo, ina-urge ni Peter na mag-defense, be prepared pagdating sa Word of God, kasi may specific na opponents ng mga unbelievers. Pero sa daily living kasi, syempre, although possible, magkaroon na adversaries, pero hindi yun araw-araw. Siguro papasok yung question ni Ate Grace sa may, ano po, sa may rule, number 1 explanation na, yun, diligent in the Word of God, fervent prayer, to learn the man of the will, and lastly, yung dapat pag-aaral natin is mag-lead to worship and proper way of living. So, on defending the gospel, hindi lang lagi siya sa mga adversaries, sa mga opponents, even with ourselves, no, sa mga dapat i-mortify natin yung sins natin, yung mga indwelling sins. Still, I think pasok pa rin siya sa category na we're defending our faith. Ayan. Okay na po ba, Tigris? Ayan. May... Practical kasi tanong natin.
practical, pang-araw-araw, kunyari sa opisina, there are opportunities to defend our faith by, ano, by being sensitive sa, ano, kumbaga sa mga sinasabi ng mga kasama natin, especially if we are close to them. For example, may friend tayo sa office, and kadalasan nag-uusap yan eh. And kadalasan, gusto ko nilang kasama sa conversation. For example, usapan sa, like sa BPO industry, yung kasi ang experience ko, may mga usapan tungkol sa, kasi kami ng ka-live-in ko, ganun. So yun. And they are conversing in front of me and they want my opinion. Practical opportunity yun to defend my faith. Paano? I'll defend the biblical marriage. I'll defend sanctity of marriage, the sacredness of the bed, yung ganun. Yun yung mga practical ano opportunities in which you can also not only defend but also share the gospel. At handa yung pagkakataong ganun. Nasa ano na lang eh, nasa yun nga, nasa discernment natin and sensitivity lang. Pero again, hindi lahat pinapatulan. Kapag ka humingi sila ng opinion mo or dahil yung good standing mo sa paligid sa sandibutan ay maganda and they respect your opinion, they respect your ano yung sasabihin mo, makakapag-impact ka sa life nila. So very important, part of the defense of the gospel is our lifestyle, kung paano tayo mamuhay. And mahirap yun sa paligid, lalo na meron din tayong mga minumortify na sin sa atin. But hindi man natin 100% mapamuhay hindi impossible na 100% perfect tayo sa ating kinalalagyan, araw-araw, sa anuman. Pero ang sabi doon, be ready, maging handa lang tayo. Ayan. Ayun, okay na sa ti Grace. Ako naman. Ayun, may ano lang ako, question ako. Regarding din sa defend. Pero kasing ano, meron ako nabasa sa Facebook din to. Bakit mo pa kailangan i-defend si Christ? Kasi kung kaya niya namang i-defend yung sarili niya. Paano tayo mag-respond sa mga ganong questions? Okay. Siguro kayo basahin ko ulit yung quote. Sabi, the word of God is like a lion. So, pasok si Christ as word. You don't need to defend a lion. All you need to do is let the lion loose and the lion will defend itself. So, isa sa mga nagtatatak din sa akin na question na kailan ko ba i-defend si Christ? Kailan ko ba i-defend the word of God? So, sabi nga rin ni Paz, is hindi mo kailangan kasi the word itself magte-testify yung fruitfulness niya ng Bible. So, all you need to do is share the truth of the gospel and especially ang pinaka nakikita ko kasi pag sinasabi kasing share yung pang dinidefend si Christ, dinidefend yung word. Naisip ko kasi parang may kapangyarihan tayo i-defend yung gospel. Parang ganun. Parang nagkakaroon tayo ng more power to defend the gospel. Yun yung struggle ako. Pero, yun nga, nabasa ko yung quote ni Charles Spurgeon na literally, hindi mo kailangan i-defend yung gospel na parang although may mga nag-defend ng gospel, especially yung mga nag-pervert ng gospel. Pero, ang point is, let the gospel speak nung katotohanan na meron siya. Kasi, mag-testify ng gospel yung katotohanan na meron siya. So, ang pinaka response ko doon na share to ba yung gospel? Kasi, eventually, marireveal sa kanya if he is genuinely asking. Marireveal sa kanya yung katotohanan. Ayan. Thank you. Okay na ako. Insights po or questions? May questions po dito. Insights po. Insights. Or gusto niyo po sagutin sa may questions? Insights. Sige, tal 11:30. So, spa.
minutes. Sige po, kung wala na pong ano, questions, sana wala na. Insights na lang. Tigris, meron ako po ng tanong. Sa G-Meet po, baka po mayroong mga questions. Or gusto niyo pasagutin sa may questions, discussion questions po natin? Okay. Sige po, let's pray na para rin po sa ating susunod na gawa. Let's bow down our heads and let's pray. Maraming salamat sa umagang ito. Nagkaroon kami ng productive discussions and lessons, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa knowledge and wisdom that you provide to us to accept your word, Panginoon. We pray sa mga susunod naming gawain, sa mga susunod naming service, let your name only be glorified at let your name only shines, Panginoon, sa pulpit nito. In Jesus' name we pray.